Welcome to the Sports Couch. So hi guys, usapang Kai Soto tayo ngayon. No? Pag-usapan natin ang kanyang naging performance against the Oklahoma City Thunders in that NBA preseason game. But before that, please don't forget to like the video and click the subscribe button. And kung nagustuhan ninyo ang aking episode na ito, please spread the video by sharing it on your social media accounts. Now, Kai Soto went scoreless in that 9 minutes of action, less than 9 minutes pa nga, no? On the floor as his team, the Adelaide 36ers, absorbed a beating, ano, nabugbog po sila ng OKC Thunders by 33 points in that final score of 131-98. Ang laki po ng lamang, 33 points ang tambak. Dahil dyan sa pagkatalong yan, naglabasa na naman ang iba't ibang opinion ng mga Pilipino coming from comments on social media, posts by vloggers and news media. Marami ang nagsasabi na pinatutunayan lang sa larong ito ang pagkahilaw pa raw di umano ni Kai Soto sa kanyang game kumpara sa ibang players na kaedad niya na nasa NBA na. Matatanda natin na nag-apply sa 2022 NBA draft si Kai at sa kasawiyang palad, he went home undrafted and went back to his Australian team, the Adelaide 36ers, baon ang masaklap na kapalaran na tila nagiging maramot ang NBA para bigyan ng tsansa ang isang homegrown Filipino na makapaglaro sa kanilang liga. So, kahit ito pang si Kai Soto na 7'4 or 7'3 ay talaga namang nasawi pa rin sa pangarap na yan. Sa ganang akin, well, palagi ko nating uumpisa ng ating opinion, no? Dahil nire-respeto naman natin ang obserbasyon ng ibang tao, ng basketball community, ng basketball experts, self-proclaimed basketball experts, basketball scientists, isama na natin dyan, basketball rocket scientists. Marami naglabasan dyan, eh, no? Para sa akin naman, karapatan po natin yan, magbigay ng komento, magbigay ng ating mga opinion. But Kai, for me, is a victim of our own high expectations of him. Tama narinig nyo, Kai is a victim, he is a victim of our very high expectations of him. Kaya kapag medyo hindi natin nakita na maganda ang performance niya, asahan mo na na we are quick to declare that, oh, kita mo na, hindi talaga ready si Kai. Or nakita nyo na sinasabi ko, hilaw na hilaw pa yung bata, di ba? Talaga marami pang kakainin bigas yan. Kung ano-ano pa, marami tayo makikita sa social media niyan. But the vloggers would continue and pray on the chances to put up a story and create a video out of Kai Soto News. Diba, makikita mo just to create some views, napakaraming istorya na di umano, oh, nagustuhan ni LeBron James yung performance si Kai Soto, oh, si Jason Kidd, humanga, oh, si Chris Paul, pinanonood si Kai Soto. Maraming ganun balita, no? Kulang na lang ay sabihin na yung presidente ng Amerika, nagustuhan ang performance at naging fan ni Kai Soto. Maraming ganun. So, yung media hype about Kai Soto ay sobrang taas po. Yun ang nakaka-apekto sa mga decision making natin whether Kai is really made for the NBA or not. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Umpisa natin. Well, for me, opinion ko, Kai Soto is ready for the NBA. Ano ba sa atin ang ibig sabihin ng ready for the NBA? Kasi kailangan i-define mo yung ready sa NBA, di ba? Well, para sa akin, no, I have to define first what is NBA ready, di ba? Pag-usapan natin ano yung NBA ready. Does that mean itong player na ito kasing lakas ni Chris Paul? Does that mean itong player na ito kasing lakas ni LeBron James? Does that mean Nikola Jokic ang kinakailangan attributes nito para maging or Anthony Davis ang player na ito o Kawhi Leonard? Ganun ba ang NBA ready natin? Kasi kung ganun ang NBA ready para sa atin, baka wala na makapasok sa NBA. Baka isang ikot lang sa first round, ubos na ang players. Kung ganun ang expectations natin, di ba? Ng NBA ready, paano yung mga bangko sa PBA, sasabihin mo ba? Like yung mga nasa bench na hindi nagiging first five, napapasok lang some 5 minutes in the game, 7 minutes into the game, pagtambak na yung kalaban, di ba? Nakikita mo lang itong mga players ng bangko. Sasabihin mo ba na sila ay hindi NBA ready? So, ganun lang yun eh. Diba? Masyado nating dinefine yung NBA ready as someone like Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis player-like, a David Robinson player-like.
or a Tim Duncan player like. Diba? Imagine na natin isang batang-batang 20-year-old Kai Soto na patpatin. He went to the US to market himself as the next Filipino or the very first Filipino homegrown talent. Diba? And he worked hard for it. Diba? Nakita natin pinaghirapan ni Kai Soto kung nasan siya ngayon. Diba? He really worked hard for it. Marami na po kasi sububok dyan na maging first NBA player na Pilipino. Meron tayong Japheth Aguilar, meron tayong Kobe Paras, meron tayong Ray Parks, and now the latest homegrown pinag-uusapan natin, Kai Soto. So, napatunayan natin na hindi lang height ang hinahanap ng isang NBA team para ka makuha sa NBA at papirmahin ka ng kontrata. Even for a 10-day contract. Diba? Hindi lang height. It's not all about height. For me, Kai is NBA ready, but it's a decision for a team owner. At the current NBA situation, yung hinahanap nila per team, Kai is a victim of circumstances. Yeah, that's why he was not drafted. Yung hinahanap ng mga teams ngayon, wala kay Kai Soto. At a very raw age of 19 years old or 20 when he applied in the NBA draft, I think this year, 2022, yung mga teams na ito, wala kay Kai yung hinahanap nila. But does that mean he's not NBA ready? It's just that he's not at the level of an Antetokounmpo or yung mga big men na talaga namang i-score any given night. Na po pwede nila, kung hindi nila kailangan at meron na silang dominant big player, po pwede nilang i-trade. Someone who can be a trade bait to other teams. So, yun ang wala si Kai Soto. But to tell you, Kai Soto may be NBA ready at this point. It's just that no NBA team has an opening for this kind of talent. Yun nga ang ginagawa kong parameter. Yung mga PBA players na bangko, yung mga NBA players na bangko na hindi nakaka-score. Diba? Blanco every game, zero. Meron lang sigurong 2 turnovers, 1 defensive stop. Pero that's all. Diba? That's it. So, does that mean they're not NBA or PBA ready? No. Hindi po ganun. Another point is, sinet natin masyado yung ating bar. Too high. Diba? Kai Soto is a Filipino. And a Filipino, a typical Filipino, ang normal na height natin, average height, is a 5'6". Diba? 5'6". Pag tayo po ay tumangkad ng 5'10", 5'11", 6-footer, malaking tao na po yan. Ang tawag natin doon, laking tao nung anak niya. Ang laking tao nung kasamahan ko sa trabaho. O, diba ganun tawag natin? But that, compared to an American or some European countries, yung height na 5'10", 5'11", normal po sa kanila yan. 6-footer ang average height ng nasa Amerika ng mga European countries. Diba? So, kung lumaki sila ng 7-footer, diba, medyo malapit pa rin sa katotohanan. Unlike sa atin, ang tao pag lumaki ng 6'6", pataas 6'7", hanggang 6'10", si Jun Marfajardo, ngayon, Kai Soto, 7'3", medyo malayo na sa katotohanan talaga si Kai Soto. So, we call that, it's a physical gift for him, diba? So, hindi mo po pwede ikumpara yung higanting Kai Soto sa higante na Pilipino, sa higante ng European or ng Amerikano. Kasi yung pagkakalaki nila, medyo malapit po sa natural height nila. So yung motor skills nila, medyo ganun pa rin ka-functional. Unlike dito kay Kai Soto, malayo na nga eh. 5'6", imagine, tapos lalaki ka ng 7'3", 7'4", napakalayo po sa katotohanan. So we are setting the bar too high for Kai Soto. Para sabihin natin, he's not NBA ready. Nakikita natin yung potential ng Kai Soto. Again, another point here. Kai Soto's game right now is dependent on a feeder. A point guard who can feed him the ball kung saan siya komportable. Kai Soto can be a finisher. In a pass break, nakita natin yan sa Gilas, nakita natin yan in some situations sa Adelaide, wherein Kai Soto was able to finish strongly to the basket, aliyup palagi yan. Strong finisher si Kai Soto.
down the break. Diba? But it all depends on a very good point guard na nire-recognize yung physical attributes ni Kai Soto, yung game attributes na dala ng Kai Soto. He needs a good point guard like a Jordan Clarkson who would feed him in certain game situation, diba, opportunities to score. Pero kung magiging teammate ni Kai Soto, ay isang naghahanap ng papel, diba, sa isang team, katulad ng mga teammates niya na Afro-Americans, nakita natin there was one situation where Kai Soto was open, walang bantay, diba, the next defensive man behind him was like 3 meters away. Kai Soto was just waiting for a lob pass, alley-oop na yun sa kanya. But this guy, this Afro-American guy, opted to slash directly to the basket. Dinerecho niya, instead of lobbing the ball, giving Kai Soto the pass for an alley-oop, dinerecho nung isang player na yun, yung bola. So that's just one instance where Kai Soto's game is not fitted with that kind of game that they had in the team. So napakahirap po para kay Kai Soto na mag-shine talaga kung ganun ang magiging teammates niya. So his game is really dependent on a very good point guard. Diba? Sa isang sistema na talagang marerecognize yung strength ni Kai Soto, marerecognize yung weaknesses niya, and not only recognize that, but make that weakness an opportunity for Kai Soto to develop it and make it his strength. Diba? Ganun ang isang basketball team. Diba? Lalong-lalo na, napakalaki ng potential ng Kai Soto. 20 years old pa yan. Tapos, kapag na yung kahinaan ni Kai Soto, napalakas mo pa. So imagine, if he becomes a better player, a complete player. Hindi man maging level nila Anthony Davis to or nila Tim Duncan to, pero malaki pa rin opportunity ibibigay ni Kai Soto for a team. So, in this video, pinakita ko lang po sa inyo na I think we're being very hard on Kai Soto with our comments without knowing really what his game attributes are, his physical attributes are. Masyado natin sinet yung bar for success for Kai Soto sa NBA, yung definition natin ng NBA ready, parang taliwas na sa katotohanan. Ayan, so sana wala namang ma-upset, no? Sana wala namang ma-offend dito sa aking commentary. And lahat naman tayo dito, big fan. Or lahat naman tayo dito ay fans ni Kai Soto. Siguro. Okay, so for this video, yan po muna. Maraming salamat po for watching. My name again is Jun Liwanag. Please click subscribe and hit the notification bell. Until our next video, stay safe everyone.